Magandang araw sa inyo mga ma'am, mga sir, mga kabutsawals. Today, meron na naman tayong ipepresent na isang house and lot dito po sa Iba Zambales. Pero bago yan, gusto ko munang i-shout out yung mga viewers natin. Ano? Unang-una kay Ma'am Marjorie, Miss Marjorie from Pampanga. Yan ma'am, shout out po sa iyo. Kay Sir Erwin Provido. Last time kasi hindi ko na i-pronounce ng maayos yung name niya. This time, I hope na-pronounce ko na sir ng maayos. Erwin Provido, shout out po sa iyo sir. Sir Bong Soler, yan po mga bagong commenters natin, viewers. Kay Ma'am Sharon Manrique from Bicol, magandang araw sa iyo ma'am. Tapos po kay Ma'am Alicia Ortega, shout out po sa inyo. Kay Sir Noctis Cruz, tama po ba? Shout out po sa iyo sir. Sioni Johnson, yan po, isa po sa mga commenters po natin yan. Magandang araw sa iyo. Again, kay Sir John Cruz, yung pong suggestion nyo, I take it really, really seriously. Ano po. Hopefully, one of these days, sa mga darating na videos, ganun po gagawin ko. It's a good, good advice po yun. Maraming salamat. And then, kay Ma'am Teresita Villarico, shout out po sa iyo ma'am, salamat sa mga comments. Kay Sir Robert June Lagarde, salamat po. Kay Sir Romel Gonzalez, salamat po sa iyo sir, magandang araw po sa inyo. Kay Sir Ronnie, yun po yung merong heart dun sa kanyang profile picture dyan po sa YouTube, maraming salamat po sa iyo. Kay Sir Glenn Cuyos, salamat po sa iyo. Kay Lola Remy, hello Lola Remy, maraming salamat po sa palagi niyong panonood. At kay, hindi po ako sigurado kung lalaki to o babae, but anyway, naka-acronym lang po yung pangalan niya, GYNGRI. So I suppose it's Jean Gree, yan po nasa screen. Maraming salamat po sa inyo. Alright, so dito po ako ngayon sa Iba Zambales, no? Ito po yung community nung binebentang house and lot dito. Yan. Oh, magaganda po yung mga bahay dito. Mga prominenteng pamilya po nakatira dito. Ito po ay isang subdivision dito sa Iba. About few kilometers, 1 to 2 to 3 kilometers away from important establishments po sa Iba, kagaya ng hospital, government institutions, food chains, no, malls, yan. Napakalapit lang po nito. Ayan o. Mga nakatira po dito, mga doktor, abogado, mga, alam nyo na, mga kilalang high profile personality po dito sa Iba. Now, ang may-ari po nitong bahay na to ay isang doktor. Okay, hindi na po natin babanggitin yung name, pero isa pong doktor ang may-ari nito. At binibenta niya po itong bahay na to for 6.5 million only. Okay, simulan po natin dito sa may bakod niya. Alright. Mapapansin ninyo, maluwag ang entrada, ano po. Pwede nyong i-swing in at saka i-swing out yung gate. Tapos, yung approach po dyan sa may garahe, naka-backfill po ng kaunti yung property, yung lupa, against dito sa kalsada. Mas mataas po siya kung titignan ninyo. Then, meron tayong pedestrian gate dito. Yan, nandito ang pedestrian gate natin. Maluwag, ano? At ang bakod natin, through and through ang hangin. Okay? Kasya po ang dalawang sasakyan dito. SUV, van, and then meron pang garahe dito na pwedeng i-utilize. Yan. Ito po yung guest house. Pwede rin pong gawin nyo yung maid's quarter. Ano po? Ikot muna tayo dito sa property. Yan. Kita nyo yung fasad ng bahay. Ang ganda, di ba? Atras tayo ulit. Okay. Yan ang fasad, no? Maganda yung kulay niya, maganda yung combination. Parang terracotta, 'di ba? Maganda pa po yung mga gutter, oh. Maganda pa yung pintura. All right. Ikot po tayo dito. Ito, wala pa po siyang mga tanim, kaya ang advantage niyan, pwedeng masunod yung gusto nyo kung ano yung garden or yung landscape na gusto nyo gawin dito.
Okay, pwede nyo maging ano to, parang pocket garden. And then dito, may setback na around, I think this is around 1.5 meters. May bakod dyan, mataas, ano po. At ang bintana, malalaki ha. Ano? Oh, kung makikita nyo doon sa pinaka kisame or yung eaves niya, maganda pa po ang kisame. Mukhang maayos naman po ang pagkakamaintain ng bahay. Ito ang source ng tubig. Alright? Yan. Deep well po yan. Dito po sa lugar na to, hindi to basta-basta nawawalan ng tubig. Kasi po, nandyan lang yung river. And don't worry, yung ilog po dyan, hindi po yan nag-overflow. And here, you have your lanay sa likod, no? Ayan yung back door. Medyo maluwag po yung lanay dito. Pwede kayo maglagay ng mesa nyo dyan. And then, you can also have your another garden here sa likod, no? Okay, maluwag pa po yung lupa dito na pwede nyo gawing garden. Alright. So, ayan. And then, may portion dito na sementado. Palagay ko ano po ito eh. Septic tank. Okay. And then, merong spiral stairway dyan. Stair. Papunta dito sa roof deck. Ito yung fasad. Ito yung itsura ng property sa likod. Okay. And then, meron na namang setback dito. Mula dyan sa bakod niya. May setback na naman dito na around 1 meter. Pasikip doon. Yan. Yan. Okay, yan. Maayos pa yung mga kisame, ano? Dito sa labas. Okay. Tapos dito, medyo sumikip yung setback, no? Around, ano na lang to. Pero mga 0.8 meters yan. Meter. Okay. Yan. Okay. Pasok na po tayo sa loob ng bahay. Gusto ko lang ipapansin sa inyo tong kanyang wall cladding, no? Oh, diba? Ang ganda rin. And then dito sa gilid may salamin para maganda yung pasok ng light sa loob ng bahay. So, yun yung ano, yung pedestrian gate. Dire-diretso yan. Papunta dito sa loob ng bahay. Meron tayong double door dito as your main door. May salamin sa magkabilang gilid, no? Yan. Okay, solid ng pintuan na. Okay. Yon. There you go. And then merong stair dito papunta sa second floor. Dito muna tayo sa living room. Ito, pwede nyo lagyan ng mga display yan para may konting break lang, ano, hindi ka agad diretso dun sa living area. Actually, this is an open plan. Yan, pwede nyo ilagay yung pinaka living area nyo dito. Tapos, this side, dito na yung dining area. Okay? Yun yung ano, yung main door, right? So, maliit lang siya, no? Pero hindi naman ganoon kaliit talaga. Ayan, kung mapapansin niyo. Maganda yung pasok ng liwanag kasi malalaki yung mga bintana niya. At ano, bakal ha. Oh, pinaka-grill niya na rin at the same time. Ito na rin yung bintana niya, ayan. Cable ready na rin siya. Ayan ang kisame. Dito sa pinaka living area. Tapos, ito na ang maliit na kitchen. Ayan. Okay. Doon tayo galing kanina, dyan sa labas. Ayan o. Labas tayo dito. Yun. Diba? Doon tayo umikot. Pag ganun. Ito yung kitchen.
ang kusina. Yan yung mga cabinetry. And then nandito yung kanyang circuit breakers. Meron pa itong isang kitchen actually. Tignan natin mamaya. Okay. Bago tayo pumunta doon sa pinaka maid's quarter or guest house, no, akit muna tayo doon sa taas. Pero bago tayo umakit sa taas, tignan muna natin yung kwarto dito. Merong isang room dito sa baba. Yun. Yan. Ang size ng room, mga estimate ko is 9 to 10 square meters. Tapos dito, merong comfort room, may toilet and bath dito. Yan o. Medyo mababa siya, no? Cemento. Alright. Basic. You have your lavatory, water closet, okay. And then merong store room dito sa ilalim ng hagdan, yan o. Tubular ang railings ng hagdan, semento, yan. Ang hagdan around 1.2 meters siguro to, yung lapad niya. And then may malaking bintana dyan bago ka umakyat, no? Bago ka dumiretso sa second floor para maganda yung pasok ng liwanag. Yan. Okay. Then here, medyo okay, so maraming salamin dito, ano, yung mga bintana niya. Kaya maaliwalas yung bahay. Okay. So meron ka pang space dito, mga siguro nasa 10 square meters din. Alright. Yan. Kung may upuan na dyan, no? Lalagay na lang kayo ng mesa dito. Tapos, kapi-kapi lang dyan. By the way, nandyan po ang sunset. Yan, kasi dagat na po yan eh. Tapos, yun, dun yung tulay ng iba, no? Paglabas po dito, nandyan na yung mga government institutions. RD, Register of Deeds, Department of Agriculture, LTO, and then a few meters mula doon, hospital, Victory Liner Terminal, tapos Kapitolyo na, and then mga malls and mga kilalang fast food chains. Yan. Malapit lang po ito, very accessible itong lugar na to. Alright? Check na natin yung ibang rooms. Yan. Okay pa naman po yung mga kisame, ano? And then, dito sa taas, meron po tayong tatlong rooms, including yung master bedroom. May CR dito, common CR ng dalawang kwarto. Ayan, no? Okay? At ang kwarto, hindi naman siya ganun kaliit, ano? Pero around 10 square meters po siguro itong kwarto na to, kung di ako nagkakamali. Kasi makikita nyo naman, no? Sabihin na natin, isa, dalawa, tatlo. Yung tatlong tiles ay 1 meter. 2, 3. Tapos ganun din dito sa kabila. 1, 2, 3. So around 9 to 10 square meters po itong ano, kwarto. Ito yung CR. PVC door. Water closet dito. Walang lavatory, no? Pagpalagay na lang po kayo ng lavatory dyan. Nandyan yung lavatory niya. Okay. So, minaximize po talaga yung space ng bahay, no? Pagkaka-construct nito. And then, may isa pa ulit kwarto dito. Ayan. Alright? Ito. Ganon din ang size, ano po? Around 10 square meters din. Hindi siya ganong kalakihan. Okay? Ayan. Solid ng pinto.
Okay, itong master bedroom medyo malaki ano po. Nasa 16 square meters po itong room na to. Yun. Okay, at ito bintana malaki as you see, no. Kita nyo kaagad yung nasa labas. And may visual kayo ng mga papasok, yung mga dumadaan nasa labas. May dalawang maliit na bintana dyan sa gilid. Okay. May mga provision para sa saksakan ng kuryente. Tapos mayroon pang bakante dito. Okay, para siguro sa cable yan. Yan o. Universal po lahat ng mga saksakan nila dito. And then mayroon pong walk-in closet. Ayan ang walk-in closet. Dito yung mga cabinet sa gilid. Mocha. Brown ang kulay. Tapos puti sa loob. Okay. Ayan. Marami pang space sa ibabaw para paglagyan ng kung ano-ano. Tapos ito pa yung CR. Salamin ang inyong pintuan. Kailangan lang talaga ng mga repairs dito. Tapos yan, lababo. Toilet. Okay. Bidet. Bintana. Naka-enclose ang shower. Nakahiwalay. Yun o. Yun. Oh, maganda dito sa CR na to, nakahiwalay yung lababo para masigo gumagamit si Mr. pwede mag-toothbrush si Mrs. No? Tapos, nakahiwalay din shower. Alright. So, yan, mga kabutsawals, mga ma'am, sir. Mula sa second floor, labas tayo, check po natin yung pwede nyong gawing servant's quarter or guest house. Okay, or guest room. Yan. Ito, pwede nyo pang gawing pinaka, parang laundry area o sampahin yung tabi na yan. Tapos, punta tayo dito sa guest house or guest room. Ito po yung hagdan, spiral, papunta doon sa tinuturo ko kanina. Akyatin na nga natin, kahit mainit. Yan. Okay. Yan. Yun. Alright, naka-tile siya, no? Kailangan lang talaga ng konting linis. Maganda yung area, no? Pwede kayo magpalagay ng ano dito. Pwede nyo palagay ng parang bubong na light materials lang. Yun. Ayan ang bubong niya, oh. Okay pa, di ba? Oh. Yun, yung garahe. Yun yung balcony. Okay. Ayan. Ito ang view dito sa taas. Alright. Ay, mga kapitbahay nyo. Yan ang siyang tanim na ano. Na rambutan. Sarap niyan. Daming bunga, oh. Ang usong-uso yung mga bilog dyan sa ano eh. Sa ano bang tawag dyan. Pakicomment naman po. Yan. Okay. Ito yung gilid niya dito sa likod, sa taas, sa floor. Ito yung kwarto kanina, tinignan natin yun yung isang kwarto. Andun yung CR ng master bedroom. Okay. Yan, maluwag pa nga yung ano nyo dito, taniman nyo dyan, ayan o. Oh. Ito yung view natin dito. Yun. Yun, yung ilog. Diba? Actually, pwede po kayong mangawil dyan pag wala kayong ginagawa. No? Gusto nyo puntahan natin? Sige, puntahan natin. Okay? Medyo masikip nga lang itong ano, spiral stairway nila. No? Okay? Yan. Yan. Pasok muna tayo dito sa ano. Alright. So, yun. Meron kayong pwedeng gawing pinaka-dirty kitchen nyo dito or everyday kitchen nyo. Ayan, may mga cabinetry din siya dito. Oops, kailangan lang talagang ano. Ah, okay, ano pala to? Walang laman sa loob. Okay. May mga konting ano, no? Konting renovation na kailangan gawin, feeling ko lang. Pero hindi naman ganun kalaki. Considering dun sa kanyang presyo. Ayan, lababo. Working area. Tapos, dito, meron kayong, yan,
Ito. May lababo rin dito. Pinaka ano siguro to, pwedeng gawing ano to. Laundry. Laundry room. Ayan o. Kasi merong mga ano eh. Meron siyang mga drainage. Ano yung mga drainage dyan o. No? Pwede nyo pong gawing laundry room ito. Tulugan na to. Ayan. Lababo dyan, sa gilid. Mayroon na namang access dito, palabas. Dyan sa likod. Okay. Tapos, yan. May... yan. May breaker dyan. Another room dito. Yun. Stock room pala to. Ayan o. Yun. May mga shelves. Yan. Stock room. Patay natin ilaw. Sayang. Kuryente. Okay? Yan. Mm-hmm. Yan. Labas tayo. So, maluwag dito, oh. Yan, oh. Pwede kayo maglagay ng dining table dito. Pwede maging everyday kitchen nyo to. Everyday dining area. Alright? And then, may isa pang kwarto dito. Maid's quarter. Yan. So, dito yung kwarto ni Inday. Yan. Ah, ganun din. Mga 10 square meters po or 9 square meters yung total area ng kwarto. And then, dito yung kanyang CR. Alright, yan. CR. Basic, no? Lababo. Water closet. Shower. Bintana. Tapos, ito yung garage. Enclosed garage. Pwede nyo ipasok yung sasakyan nyo dito. Yan. Pwede nyo po siyang ipasok dyan. Kasya dalawang sasakyan, ano? Then, meron na rin provision ng mga kuryente dito para just in case na kailangan yung gumamit ng ano. Tapos, meron na rin mga, yan, drainage. Yan. Yan. Naka-roll up yung garage. Then dito, stock room. No? Magagamit yung sasakyan nandito. Ayan o. Maluwag. Mga 5 square meters siguro to. Or 6. Itong area na to. Okay? Sana. Alright. So there you go. Ayan. Okay. Okay, mga ma'am, mga sir, mga kabutsawals. Again, si Ma'am Emeline Garcia, siya po yung representative na may-ari dito. Hello okay, po. Yan. Okay. Hello po. Ma'am Emeline, tatanong ko lang po. Magkano binibenta na may-ari itong property? Ayan, binibenta po ito ng 6.5 million lang po. Pesos. Mura. Yes po. Mura siya, no? Mura po siya. Dati magkano daw binibenta ito? Ano lang po? Pagkano lang po binibenta dati? Yun pa lang po talaga, ano, di na sila nagtaas ng price. Same price, okay. Opo, di na po nagtaas para pumabenta na po ng owner. Ah, okay. Alright. Nito, ang documentation nito, ang titled lupa, po. Titled. Yes po, clean titled po. Clean titled. Yes. So ayan, Ma'am Emeline, maraming salamat sa iyo. Mag-a-outro lang ako. Okay, thank you. Alright, so, mga ma'am, mga sir. Okay, yung mga interesado po dyan, contact nyo lang ako. And then, I'll connect you to Ma'am Emeline para mapag-usapan nyo po yung transaction ng bahay na to. Napakaganda po ng bahay. 6.5 million. Diba? Sa inyo na yan. Napakalapit sa mga government institutions, napakalapit sa mga importanteng mga establishmento dito sa iba. So again, yung mga gusto po ulit na kumontak sa akin, nandyan lang po yung aking contact details. Check nyo lang po yung aking description box. Check nyo lang po yan. Nandyan po lahat ng numbers ko, email ko, at saka yung aking Facebook link. Yan naman po mga gusto magpa-vlog ng kanilang mga property. Good news, lalabas na po ako ng Zambales. Pupunta na ako kung saan-saan. Kontakin nyo lang po ako, email nyo po ako, usap po tayo, vlog natin yung property nyo, ibenta po natin yan.
Maraming maraming salamat po sa inyo. Ciao!